Yeah. Ay, vlog pala to, sorry, ulitin ko. So welcome to another Sunday DIY video. Pero this time, I will be doing a Sunday DDIY video. Don't do it yourself. It's been a while since I last uploaded my Sunday DIY video. But for those who are new here, every Sunday kasi gumagawa ako things on my own and on a budget. But there are also things that we shouldn't do on our own, especially if it's out of our expertise. And that's safety. And as much as I wanted to do this on my own, I know I need to seek professional help. So this time, I have to bring our car to Atelier here in Binan. Samahan niyo ako, padaling ko yung sasakyan sa Autovision kasi sila yung maintain ng sasakyan. Andito tayo ngayon sa Autovision, yung pinakita ko sa inyo kanina. Autovision is located in Silcas Village near Southwoods Mall, dito sa Binan, Laguna. They have been in the business since 2006. And it's owned by a family friend, sila Abiera. And nandito tayo and you might be wondering kung ano yung sasakyan na binala ko. It's a Mitsubishi L300 2007 model that we bought last June 2019. It's a second hand, but since I acquired last year for our business, si Autovision na rin yung sumama sa amin to check the vehicle. Sinamahan nila kami last year nung binili yung sasakyan to check if everything is okay. And since then, sila na yung nagme-maintain ng sasakyan for us. Bakit ko dinala dito yung sasakyan? Lucky enough, nung nabili namin yung sasakyan last year, parang non-stop na yung mga trabaho namin. And ito lang yung time nung lockdown na hindi talaga siya nagamit. And hindi siya nagamit for at least 3 months. Since we have a new project coming in and I have to pick up our team in Batangas. So bago ko sana ibiyahe going to Batangas, gusto ko munang ipa-check sa Autovision yung sasakyan to make sure it's safe to drive. Sabi ko nga sa inyo, if it's not your expertise, baka meron silang makita na hindi natin naiintindihan, na hindi pala safe para sa ating gamitin. They are offering a 10-point check-up for 300 pesos and they would give you the recommendations kung ano yung mga kailangan yung ipagawa. Ano ba yung i-check nila din sa 10-point check-up? Ito yung... Mukha ko tatawa na rapa. Ang uunahin nilang i-check is yung battery. Nalaman ko okay. Ayan, dyan. Mas may mga pangalan din lang sa dumakita. May bad, may weak, may... Ah, okay. Oo nga, no. So, parang nandito tayo sa green. Ibig sabihin okay. Okay siya. Okay. Ito, Paul, bakit sinicheck yung battery? Sinicheck natin yung battery kung una-una kung nagcha-charge siya ng tama, na hindi siya nag-overcharging, nagcha-charge din yung alternator para hindi ka madiskarga. So next na i-check nila is yung mga ilaw to make sure na okay lahat. So next is oil naman. So, chine-check yung oil kasi they have to make sure na hindi siya na-drain or hindi siya onti na lang. So, tinitingnan nila yung level ng oil kung okay pa. Next nilang gagawin is to check the brakes. So, ililiftay nila para ma-check yung brakes. Actually, di ba ito yung mga sinasabi ko kung hindi nyo naman expertise. Eh ako, kung sabi mo, check yung brakes. Pipindutin ko lang yung brakes eh. Pag huminto, hindi gumagana. Pero there's more to it na hindi natin naiintindihan. That's why we seek professional help talaga. So, at ito, anong tinitingnan natin dito? Yung thickness. Tata, yung ata. Ibig sabihin, okay pa siya.
So na-check na nila yung battery, yung ilaw, yung oil, yung water, yung brakes, yung air, yung mga tire, tire pressure, okay na rin. Engine, na-check na rin nila. And then, na-check na rin kung may mga tools ako na available dun sa sasakyan. Next na lang i-check is yung registration na, kung okay pa yung registration ko. Yan, na-check na nila lahat. So, yung 10-point check-up nila, kasama sa pinakadulo nga, kasama pa yung registration sa sasakyan. They did give a recommendation, and that is to replace na takip nung tubig for radiator. So, yun lang yung recommendation nila. Since tinignan din nila yung registration ko, nakalimutan ko palang iparehistro yung sasakyan. But they recommended na sa July ko na lang i-register para sakot na yung for this year. So it's good enough to know na from a professional na okay yung sasakyan and ready for a long drive. Dahil after nito, magla-lunch lang ako and then uuwi na ako sa hometown ko, which is Batangas. And then tomorrow, susundin ko yung mga tao ko, we're gonna leave in the morning. Kaya pagpansin nyo, yung sasakyan may mga ate na plastic. Kasi parang yun yung protocol ngayon, kailangan may social distancing. So yun yung ginawa namin in preparation for using the vehicle nung construction company namin. Maraming salamat sa Autovision. So located sila malapit sa Southwoods Mall, Silcas Village, Binan, Laguna. 300 pesos lang for a 10-point check-up. You just have to schedule. Ito yung company nila, ito yung number nila. And then, meron din silang YouTube channel, which is Autovision Car Restoration. When I get there, later, isasabihin ko sa inyo kung okay yung biyahe ko, kung ano ba naging problema ko, and everything else. Pero, and i-explain ko sa inyo kung paano kayo nakakatipid by going to a professional shop and not doing it yourself. The next day. Good morning, mga kunso! Hindi na kami lakad sa vlog ng ako, mamaya na lang. Kasama na namin yung mga tao. Mga tao na nila sa likod, kasama na namin sila. Pabalik na kami ng Manila. So, tara, joyride ulit. I-edit ako, hindi ko natapos yung vlog. Kasi pagka-uwi namin from Batangas, I had to process permits and we did orientation pa. Yung mga pinili pa kaming material so we could proceed with our demolition project in Festival Mall. Overall, within our trip from Laguna to Batangas, Batangas to Manila, wala namang nangyayaring problema sa biyahe. So maraming salamat sa Autovision. Baka nagtatanong kayo, Kuya, you've been doing Sunday DIY, so do it on your own para makatipid kami. On this video, paano ba kami makatipid since you didn't do it on your own? Kaya nga nung sinabi ko kanina, there are things na if it's not within your expertise, not within your experience, or hindi enough yung mga videos sa YouTube, or hindi enough yung mga nababasa niyo na article online, it's always best to consult professionals to fix your problem. So hindi lang siya nag-a-apply sa sakyan, pwede nasira yung aircon mo, pwede nasira yung rent mo, or anything else that needs professional help. It's always best na kumuha ng professional. Huwag na kayong magtipid by getting people saying they can do it. Not unless nakatrabaho nyo na yung tao na yun. Pero kung hindi, mas makatipid kayo ng sakit ng ulo by getting a professional or a legit company or a legit shop to fix the problem. Kasi that way, may mababalikan kayo in case magka-problema ulit. So for this Sunday DDIY or don't do it yourself, paano ba kayo nakakatipid by getting a shop to look after your vehicle? Okay, nakatipid ako with two things. Number one, nakatipid ako ng sakit ng ulo because I know that our vehicle can travel from one point to another by not having any issues na mag-overheat, mawala ng aircon, mag-flat, mawala ng brake, or anything else. Number two, nakatipid ako in the long run by avoiding possible accidents. By doing so, mami-minimize yung risk of having our team or our personnel get into an accident. And as a business owner, mas okay yun in the long run. Because syempre, pag may nangyari sa kanila, iisipin mo pa yun. Iisipin mo pa yung gastos sa ospital, kung ikaw yung driver, iisipin mo pag na-accidente ka, iisipin mo pa yung nabangga mo. So it's always best to have your vehicles maintained properly by a professional and not doing it on your own.
So, dun pa lang malaking bagay na yung natitipid nyo. So, maraming salamat for watching this video, mga bunso. And I hope may napulot kayong aral or saving tips from watching this video. So, please, don't forget to subscribe and hit that notification bell for our future upload. So, I'll be uploading a lot of DIY videos. I would be doing property tours again. And soon, inaayos ko na, yung inaabangan nyo na saving tips on how I manage my financials personally. So, for that, once again, maraming salamat. And till our next video.